sa lahat. Good morning dito sa Hong Kong at Pinas. Para alam niyo po ang location ko ay nandito ako sa Hong Kong dahil nagtatrabaho po ako dito as a domestic helper. And today is April 19. At hinihintay ko po ang araw na to dahil dito po araw na to ang schedule ng aking pagpapabakuna sa COVID-19. At ang pangalan po ng bakuna na yun ay Pfizer BioNTech. I-share sa inyo din na kung ano ang magiging resulta or magiging or mararamdaman natin after ng bakuna. Ito po ang araw na ito ay ang first dose ng aking bakuna. After 2 weeks, more than ay yung pangalawa kong bakuna. The second dose. Kaya samahan niyo po ako mamaya. Kasi mamaya hapon pa po yung schedule ko 4 p.m. po. Kaya stay lang kayo guys. Take ng vaccine and I don't know kung okay ba sa kanila na mag-video ako doon. Kaya, let's see. Kita kiss! Ayan, dito ko po i-share sa inyo kung ano po yung naramdaman ko after po ng injection. After po ng injection, nakaramdam ako ng hilo at medyo dumilim yung paningin ko. At binigyan nila ako ng 15 minutes na observation or resting time. After po niyan, umuwi po ako ng bahay at doon po ako nakaramdam ng pagod. At during night time po, ay nagka-fever po ako. At yung dila ko ay masakit na manhid. At may naramdaman din ako sa chan ko na hindi ko alam kung ano yun. Naramdaman ko po yun ng 2 araw. Pagkatapos po ng 2 araw, ay naging okay na po ako. Yan, may 30 minutes. Pupunta kami dalawang ngayon sa sports center para magpa-COVID test again sa mga kunyang kasi kailangan. Sakit akong mata, oy. So, sabay kami dalawa. Sa try namin pumunta doon ngayon. Siya lang mag-istorya. Na. Kasi may na. Di naman kagakakitaan. Kasi may bagong variant kayo ng virus. Mutant siya. Parang si Wolverine. Mute. Naka-mute niya. May tant pa. Manang kailangan dyan niya. Kailangan ulit magpa-COVID test. Pero okay lang yon kasi para naman sa atin din yan, di ba? So, pupunta kami doon. Ngayon, Mipo Station. Sa Mipo kami, guys. So, naglakad na kami papunta doon para mangonsulta. Mangonsulta pa may gawa, may kebalo, wala, may nag-booking. Yung iba walk nag-booking. Lang me. Walk in me, guys. Gasalig kay Dool. Gasalig me kay Dool. So, malapit lang kasi kami. So, kasi dati nung nag-swab test ako, hindi kami nag-booking ng amo ko. Dumiritso lang kami doon. Kaya ngayon, ito try namin. Kasi yung, ano ba yun? Yung time ngayon, May 1, 2 p.m. daw to, 8 p.m. Sasaya ka namin pumunta doon ngayon, baka pwede.
So, diretso na kami magpa-swab test. tapos na kami sa first dose namin sa vaccine. So, tabiat ko ba, no? Next week. So, next week, magpa-vaccine na po tumili pa, second dose. So, dali pa kami exempted sa swab test kay wala pa kami naka-second dose at saka nakalagpas ng 14 days. So, ngayon, magpa-swab test kami. Pero yung iba na naka-vaccine na sila ng second dose at lumampas na ng 14 days, so, no need na nila magpa-swab test. So, tested na sila. Lahat ngayon compulsory na ang vaccine at saka swab test sa lahat ng mga DH dito sa Hong Kong. So, guys, kung hindi pa nagpa-vaccine, punta na kayo, mag-booking na kayo para sa tusok-tusok. Tusok dan. Parang tusok dan, kalimbang old. Ano to? Parang nagwa... Uy, tingnan to, kasi i-upload to eh. Unta, ma-upload. Upload na lang, i-upload. Upload. Tara na, tara! See you later there, guys! Okay, bye-bye!
talaga. So, ilang tao na lang, siguro mga 10 na lang kami na naman yung sasalang. Anong oras na? Ang oras natin ngayon is 10:55 in the morning. Anong oras ka dumating dito? Dumating kami dito 8:40 in the morning. So, ilang oras kami? 8, 9, 10. So, dalawang oras may kit nandito kami. So, kung kayo sa susunod, pwede rin kayo sa hapon. Kaso kami, umaga yung napili namin. So, pinapunta kami ng amo namin dito maaga. So, okay lang. Kayo, pwede sa hapon kasi mainit o. Tingnan mo. Naririnig niyo? Kung alam ko narinig nila. So, malapit na kami. Okay. Saunahan. O, yan. Ayan na. So, ilang tao na lang. Mga 10 tao na lang kami na yung susunod. Malapit na kami. Malapit na tanggalin yung kinain namin. Manghikit na. Oh, yung kinain namin, malapit na tanggalin. Joke. Kakatapos ko lang, my God, ang dali-dali lang, pero yung linya mo, naghihintay ka ng mahabang-mahaba. Ayan, hello sa inyong lahat. Ako po ay on the way, papunta na sa place kung saan ako ay magpapaksin. Ito ay yung pangalawa kong, vaccination. Ayan, i-share ko naman sa inyo kung ano yung naramdaman ko after po ng second dose sa akin. Still, BioNTech pa rin yung i-inject sa akin. So, pagkatapos po ng injection, binigyan na naman ako ng 15 minutes na observation or resting time. Thanks God po ako kasi yung first dose ko po ang malakas ang tama. And itong pangalawang dose ko ay slight lang po siya. Ang masakit lang po sa akin yung braso na tinusukan at yung tiyan ko po ay parang may gumagalaw na hindi ko alam kung ano yun. Kung kayo ay nandito sa Hong Kong, magpabakuna na kayo kasi privilege yan para sa atin kasi free yan from government. Kung wala naman kayong nararamdaman sa katawan nyo, then go, magpabakuna na kayo. And thank you so much for watching my video. God bless all!